kayo ng risk dun sa kambalan ni Alden at saka ni Catherine since bago lang siya sa mga televiewer, ay sa moviegoers natin, and then never pa talaga silang nagkasama before. And how do you feel now after the success, 34 million, and then naitawid niyo yung movie? Definitely. Definitely po, we took a risk. And hindi lang ako ang nakaramdam, marami po. Marami po ang nagsabing, baka hindi, baka hindi, baka hindi. Kaya lang hindi natin malalaman ang sagot until we take the risk. Malakas lang yung, ako po, malakas yung pananampalataya ko na may magandang lalabas out of the tandem ng Catherine Alden. Hindi ko alam, hindi ko, never ko pa siya na-meet nun eh, but it really excited me to know na, oh, si Alden, pwede, bago. Ang bago kasi sa akin. So parang bago kay Catherine, bago sa lahat, bago sa writer namin. So parang i-welcome natin kung ito yung isa sa mga maliliit na pagbabagong sinasabi natin, i-welcome natin. So, ang totoo pa talaga, hanggang liig yata ang daming nandyan sa likod mo sinasabing baka hindi mag-work. Pero yun na nga, we were brave enough and I'm glad that we took that step, we took that risk because here we are now with a story that from most of you say na maganda, I am glad we did. What are your realizations, Direk? Since you've done a lot of blockbuster movies and then doing Low Love Goodbye, as a director, ano yung parang accomplishment mo or realizations after? Realization ko po, hindi ko pa rin talaga parang there is no exact formula what will hit and what will not. Up to this day. Sabi nga namin, pinag-usapan namin na Carmi, parang hirap tansyahin ng manonood. Kasi nagbimix na yung mga dati naming audience, medyo mga tumatanda na, kasabay ko. Yung mga dating mga bata, ngayon ay sila na ngayon, yung mas kumikita at nagbabayad, na hindi ko na masyadong kilala. Pareho ba kami ng sensibilities? Pareho pa ba ng importante sa amin? Di ba? So ang hirap. So now I am learning the millennials' way of thinking. Si Carmi, si Leo to guide me. Kasi ako datan na talaga ako eh, di ba? Pang lola talaga ako. Yun ang sensibilidad ko. Mami na talaga ako. So with the mixture of younger staff, nakakatulong, no? Na mag-brainstorm ng mga bago. Tapos ito mga to ay mga bata, nakakatulong sila. Ano nga ba yung sinasabi ko? Hindi ko lolang-lola. Tama na ba ba? Isuportan mo nga ako. And Direk, dito sa movie, parang nailabas mo talaga yung pagiging actress ni Catherine. Then marami itong mga mature scenes. Ano yung parang... Yung favorite niya? Oo, yung nasa bed. Nasa room. Ano yung parang nakikita mo kay Catherine in the future na pinag-prepare mo ba siya into something different? Hindi lang ako. Star cinema is... Direk Olive Lamasan and si Mami and ano, meron talaga silang tinatahak. But there was one meeting I had, we had with Catherine when we asked her, it was her decision. Kanya ang gusto niya makatry ng ibang roles, ibang kwento. So mas tumatapang na talaga yung dating baby namin. And that is, to me, it's positive because it's not just about doing daily roles. It's never about that. But it's trying on new things para lang mas maipakita na artista ka nga. Kasi di ba tayo, meron ako, well, marami ng artista, ayun lang lumalabas sa TV or sa pelikula na tinitilian, umaarte. Parang may ganun lang na ano, sikat, gusto ko matutunan ni Catherine and I think she is starting to, ano, to appreciate a role. Not because of its grandness, but pero ang hirap i-explain. Yung maiintindihan mo yung eksena kasi maiintindihan mo na yun ang gagawin ng character. Ngayon, mas naiintindihan na ni Catherine that her character did not choose this, but rather chose this for a reason. Nakukuha niya na yun. So ngayon, meron na siyang pagtingin dun sa... Sila itong sinasabi kahit nung panahon ng edan. Na trying on new roles doesn't mean trying on like aarte kang baliw, different ka na. Dahil umarte kang baliw, different ka na.
gumaling ka ba dahil naging baliw yung performance mo? Eh, kahit sino, syempre, mag-iiba pag naging baliw yung role. Ang sinasabi ko, it's doing the same genre differently every time. It's a test of true actress to me. So, hindi ko sinasabi kay Catherine na, oh, bigla ka lumipat na maging, oh, pukengkeng ka naman dito, o oh, dito, ganda. Hindi, sa akin, hindi yun eh. It's the similarity of the genre, love story tayo. Simple lang. Pero paano mo ginagampanan bawat isa ng differently every time? That's a true test to me. And Catherine is beginning to see that. And I am happy that, na-appreciate ngayon. Kasi, di ba, nakaka-come across ko ba yung oo, yung inaano ko? Kasi, syempre, magwala ka, di mo, wala. Panoorin niyo po yung pelikula. Wala, di ba, yung sa mga sa mga nakapanood na, wala talaga yung the hysterical ganyan. Because it wasn't needed. So hindi, dahil ba doon hindi na magaling na artista si Catherine at si Alden? Because walang confrontation na malaki? Hindi, kasi hindi siya doon nakikita eh. So si Catherine is maturing also in that way that she sees these things. That she doesn't need the big ones. And I hope Alden is also realizing that you don't need the big red dot para masabing magaling ka. She became a malimaw na artista here and magaling si Alden dito without doing all those scenes. How about po sa ating uprising star na si Maymay Entrata? Ano po yung mga comments niyo sa kanya? Cute nun! Sabi ko sa star scene, yung gusto kong i-direct yung dalawa. Wow. Wala na nga lang sila. Malasto ako. Maybe when I come back, kung sila'y willing pa rin. Pero cute ako doon sa napanood ko pa rin sila sa PBB. Natutuwa na ako sa kanila. Sabi ko, itong dalawang to, meron to. Cute nito. Pang rom-com, kaya lang sila, rom-com all the way. Bonggahan, parang balik tayo sa Sarah John Lloyd days natin. Gusto niyo yun. And for Alden naman, after hearing all the feedbacks at saka naitawid niyo na yung movie, mas magiging visible ka pa ba? Ay, ka ba in the coming days sa Kapamilya Network? More projects pa ibig sabihin nito for ABS-CBN? Siyempre po in terms of sa soap operas po, siyempre mas, of course, Jimmy, Kapuso pa rin po tayo. But the only possibility of working with ABS-CBN again is through a film. So, sa mga movies po. Pero hopefully po, siyempre, after the success of the movie, we're very open to doing another one. Siyempre po, pag mutual agreements po of both parties. Pero still, paalaman pa rin po. Pero very much looking forward kasi sobrang ganda po ng outcome ng film namin. Any reaction na nag-hit yung Kat din na love team? Siyempre po, with all due respect sa Kat Niel fans, ang maganda po kasing pinaka-mensahe na naibigay namin sa pelikula, it's not an Alden Catherine movie, it's a Joy and Ethan movie. So si Joy and Ethan yung nakikita natin doon, not Catherine and Alden. So na-appreciate ko po yung mga natuwa and yung mga, especially all the Kat Niel fans na parang binigyan ako ng chance to be paired with Catherine. And I'm very thankful and sobrang nagpapasalamat po ako na sinusuportahan po yung pelikula ng mga Kat Niels and mga fans ni DJ. Yung parang motel ba yan? Parang yung may room na ano, may medyo mature role. Ating kayo ni Catherine. May question is, paano mo siya inalalayan si Catherine doon? Kasi parang shocking yung scene na yon for us na nasubaybayan si Catherine. Parang, paano mo siya inalalayan? So, like what doon din po sa scene na pinag-usapan natin kanina, natangig lang po ako kay Direk Cathy and inalalayan ko lang din po si Kat. The good thing about what happened po in that scene was every step was carefully instructed by Direk. So nakinig lang po ako, sumunod lang po ako. And then, syempre, mahirap yun for Kat as well. So, todo alalay lang po ako of kung ano, what makes her comfortable, doon lang din po ako. I will not go overboard. Hindi po ako susobra doon. Doon lang po din ako sa binigay na instructions ni Direk po. Direk, nag-react ba si DJ doon sa scene na yun? Personally to me, no. I don't know what happened between them and ano. Pero alam niya yun. Alam niya yun. He was well aware of that. And he knows me. He knows me na hindi ko pababayaan ng bebe. Bebe niya. Okay, thank you po and congrats. Thank you. Thank you, Chad. Next